hindi talaga ako natututo. Masa na naman ako sa wala. Lagi na lang ako masasaktan. Lagi na lang ako iiwan. Nasaktan na po ba kayo dati? Bakit kayo nagsinungaling sa amin? Ay, nako. Wala pa rin pagbabago. Nakakasawa na. Akala mo, hindi mo na siya makikita noon. Pero tingnan mo ngayon, nakakasama mo na siya. Dahil po sa iyo yun, maraming salamat po. May banyo po kaya dito? Ah, sa naaalala ko, doon kami nagbabanyo. Diretsuhin mo lang to, tapos kaliwa. Ah, kayo po ni Lola? Ah, siguro na, hindi ko na kasi maalala. Matagal na kasi yun eh. Sabi ko na nga ba nakarating na ako dito? Hindi ako pwede magkamali. Miss? Lilian? Ruben? Lilian, hindi ako makapaniwala na kaharap kita ngayon. Ang tagal kitang hinanap. Ang tagal kong gusto kong makausap. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Lilian. Nabili ko lang loteng to. Naalala mo yun? Hindi. Eh, huwag mo sabihin, kaya ka bumabalik-balik dito dahil... Naalala mo yung sinurpresa kita? Hindi. Yung pangako ko sa'yo? Yung pangarap natin? Lilian! Ito na yun, oh. Hindi ko to pangarap, Ruben. Pangarap mo lang to. Pangarap mo lang. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo na pangarap ko lang? Pangarap nating dalawa. Lilian, magsisikap ako ng gusto. Maghahanap ako ng magandang trabaho, yung malaking kita. At para pag kumita ako ng malaki, ay kita mo itong lugar to. Bibilin ko para sa'yo. Hindi. Kinalimutan ko na yun. Galit ka ba sa'kin? Ba't ako magagalit sa'yo? May ginawa ka ba? Wala kasi ako maalala. Galit ka nga. Alam ko marami akong kasalanan sa'yo. Kaya gusto kita makausap, marami akong gusto paliwanag sa'yo. Alam nga, Ruben, hindi naman natin kailangan ng mag-usap kasi matagal na yun, nakaraan na yun. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. May unfinished business tayo, Lilian. Kaya kailangan natin mag-usap para maayos natin lahat ng ito. Bakit pa? Alam mo, may mga bagay at pangyayari sa buhay na hindi na talaga pinag-uusapan. Kusa na lang nawawala yun. At isa pa, okay na ako ngayon. Naka-move on na ako. At ikaw, mukhang okay na okay ka. Tumingin ka sa mga mata ko. At sabihin mo sa akin na ako na-move on ka na. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo hindi ka nagalit. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo nakalimutan mo na ang lahat. Yan! Mo? Yan, to. Saksi ang puno na to. Sa pangako ko sa'yo. Itong likiran na to, hinatatanong mo, matatayoan ko to ng malaking bahay. May malaking garden para sa magiging anak natin. May isang dosena para pwedeng-pwede sila mag-ikot dito. Isang dosena? Ang dami naman nun. Oo, bakit? Tayo mo ba nun? Para meron tayong engineer, piloto, basketball team, Miss Universe. At siyempre, malay mo, baka magkaroon tayo ng anak na presidente.
Di ba, astig yun? Parang sobra yun. Parang ang dami nun. Lilian, naghihintay ako. Sabi mo sa akin yung totoo. Ano? Hindi ka makatingin sa akin, no? Dahil hindi totoo ang sinasabi mo. Dahil hanggang ngayon, galit ka pa rin sa akin. Dahil hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on. Dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako napapatawad. Oh, ayan. Nakatingin na ako sa'yo. Anong gusto mo? Gusto ko mag-usap tayo. Dahil hindi gagawin ang loob natin hanggang hindi natin naaayos to. Ruben, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kasi matagal na tayong tapos. Wala na akong pakialam. At lalong wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Kung ano man yung nangyari sa atin dati, kung ano man yung mga sinabi mo, kung ano man yung mga pinangako mo, wala akong pakialam. Burado na yon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Please lang. Tama na, tumigil ka na. Kasi maayos na yung pakiramdam ko. Huwag mo na akong guluhin pa. Pwede ba bumalik na lang tayo sa dati, yung hindi natin alam kung ano nangyayari sa isa't isa? Lilian, pinagtagpo tayo. Dahil may dahilan ng lahat. Para maayos natin ang lahat. Wala tayong dapat ayusin. Kasi sinungaling ka at manluloko ka. Hindi. Lahat ng pinakita ko sa'yo, lahat ng pinaramdam ko sa'yo, lahat yung totoo. Tama na. Lilian, alam mo ba hinanap kita? Pero hindi kita mahanap. Tama na sabi! Pero alam ko, makikita tayo ulit. Tumigil ka na nga! Lilian. Pwede ba? Huwag mo akong hahawakan, ha? Huwag mo akong lalapitan, lumayo ka sa akin. Lilian, mag-usap tayo. Hindi kita kailangan makita. Hindi kita kailangan makausap. Mawala ka na sa buhay ko! Bakit ba kasi ganun yung reaction ko? Dapat hindi ako na-apekto nung walang kwentang yun. Lilian, sandali! Ano ba? Kausapin mo ko. Bakit kita kakausapin? Ruben, ilang taon? Ni sulat ni tawag wala, tapos ngayon gusto mo kausapin ako? Ang galing mo rin, no? Nagde-demand ka? Kung sa tingin mo, mauuto mo ko, nagkakamali ka. Oo, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko, pero hindi ako tanga. Ang kapal na mukha mo! Alam kong galit ka sa akin! Oo, galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Kasi walang hiya ka, wala kang kwento, wala kang isang salita. Okay na? Okay na ba yon? O ano ba bang gusto mong gawin ko para lang maniwala ka na galit ako sa'yo? Kung kinakailang saktan mo ako, dito! 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 Kung yan ang magpapagalang ng loob mo, gawin mo! Ayan! Ayan! Gawin mo! Hindi. Hindi ko kailangang paramdam sa'yo. Hindi ko ibibigay sa'yo yung magpapagaan ng loob mo. Bahala ka sa buhay mo! Lilian, sorry. Alam kong mali yung ginawa ko na iniwang kita. Pero ginawa ko yun para sa atin. Robert, kahit ilang libong beses ka pa magpaliwanag, wala na. Huling-huli na, nakalimutan na kita, kaya pwede ba? Lubayan mo na ako, pabayaan mo na ako, masaya na ako sa buhay ko! Ano po ba dapat kong gawin? Gawin mo lang yung ginawa mo noon. Mawala ka na lang bigla. Mawala ka na lang! Tagal po ako sa CR, ah. Sir Ruben, andito ko na rin po pala. Nay? Anak mo si May? Magkakilala po ba kayo? Donna Marie, ano to? Biro ba to? Po, ano ibig mo sabihin? Bakit kilala mo to? Itong lalaking to! Eh, nay, siya po yung tumulong po sa atin. Si Sir Ruben po.
Bakit, Nay? Nani mo si Lilian? Anak mo si May? Wala akong dapat ikwento sa'yo. Nay, ano po ba nangyayari? Kakilala po ba kayo? Anak, hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya nakita at ito na rin yung huling beses na magkikita kami. Kaya tara na, halika na, tara na. Nay, saglit lang. Nay, hindi kita naintindihan. Pero nakakahiya, Nay. Siya yung tumulong sa atin. Donna Marie, wala akong pakialam. Kaya tara na. Wala akong pakialam. Tara na. Nay, saglit lang. Nay, hindi kita naintindihan. Mag-usap naman tayo. Mag-explain ka naman sa akin. Ano ba nangyayari? Pwede ba, Donna Marie? Huwag ka na makulit. Pag sinabi kong tara na, tara na! Ano? Ayaw mo umalis? Bahala ka, maiwan ka dito! May anak, pasensya ka na kung nasigawan kita, ha? Masama lang kasi talaga yung pakiramdam ko. Gusto ko na magpahinga. Pwede ba umalis na tayo dito? Lilian, sandali. Minahon ko muna. Mag-usap tayo. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Bakit ba ang kulit mo? Patahimikin mo na ako! Nay, harang ahwa mo na! Tahilig ka na. Sige, Lilian. Kung yan ang gusto mo, May, saka na mo papalibarin sa'yo. Sa ngayon, yung kaligtasan muna natin para iludan na nanay mo. Lilian, makinig ka naman sa anak mo. Ayoko na mag-alala ang anak mo sa'yo. Huwag mong gamitin yung anak ko. Wala akong ginagamit dito. Sinasabi ko lang ang totoo. Sobrang nag-aalala sa'yo ang anak mo. Yung mga panahon na wala ka at hindi niya alam kung nasan ka. At nung nalaman niya nasa kumbento ka, hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapahinga ang isip ng anak mo kakaisip sa'yo. Kaya pwede ba? Alam kong kinamumuhian mo ako. Isang tabi mo muna yung galit mo sa akin. Para lang kay May. Ihatid ko na kayo. Hello, Kendra. Hello, Jaime. Asan ka? Andito lang sa house. Ha? Bahay? Hindi pa may meeting ka? Hindi na natuloy yung meeting ko eh. Wait. Bakit parang may iba sa boses mo? Okay ka lang ba? I'm good. It's just that may inisip lang ako. Sige na, bye. Wait, bakit? May problema ba? May iniisip ka? Wala, Kendra. May naalala lang ako. Sino si Lilian? Ba't hindi ka nakasagot? Si Lilian nga? Kendra, please. Ha? Hindi ko na siya iniisip ngayon. Sorry. Sige na, bye. Ay, ano ba to? Binabaan ako ng phone. OMG, Kens. You know kung anong mas mahirap na karibal? Yung hindi mo nakikita, pero nasa puso ng mahal mo, yun. Puisit na babae yan? Kung saan man lupalop yan, meron pa rin signal doon? Hayop na ahas yan. You have to do something. Alam mo, sa Bluetooth, pag may nakapair na, wala nang ibang nakakapair. My God! Kailangan mapair na ako forever kay Jaime. Dapat matuloy na yung kasal namin. And dapat wala nang makasingit sa amin ng buhay man o patay. Akala ko naman kung ano nangyari sa'yo. Kaya ang tagal mong bumalik kasi merong nagbalik sa life mo.
Pero ano, sir, tama ako, no? Siya yung chinichika mo sa akin a long, long time ago in Bethlehem nung lasing kayo, no? Aminin. Yun yung mga nagagawa ko mali. Ano, sir? Yung iwan mo siya? Isa yun sa mga kinuwento ko sa'yo. Sir, hindi naman ako madaldal. Hindi ko nga chinichika yung kay Ma'am Emerald. At huwag mo na ipapaalam. Ay, siyempre naman. At tapos, sir, ano nangyari? Yun na nga. Nagalit na nakita ko. Nay, baka pwede mo naman po akong kwentuhan. Kasi parang iba po yung reaction nyo kay Sir Ruben eh. Magkakilala po ba kayo? Magkaibigan po kayo, no? Anak, pwede bang saka ako nalang ikukwento sa yung lahat? Gusto kasi ngayon magpahinga na lang at kalimutan yung nangyari ngayong araw na to. Sige, tara na. Anak, baka naman pwedeng kilaalin ko siya na lang tayo tumuloy. Umalis na tayo dito, lika na. Inay, hindi tayo ligtas dun. Paano pag nalaman ng mga kriminal na nandun tayo, na buhay tayo? Nay, ayoko na maranasan ulit yung naranasan natin, please. Kaya dito na lang tayo, mas safe tayo dito. Pero anak, Nay, mas ligtas tayo dito kasi hindi nila alam na nandito tayo, na buhay tayo. Malagaan niya naman po tayo eh, mabait si Sir Ruben. Pero si Ruben, Nay, wala na rin po tayong choice kasi wala na tayong pera. Kung iniisip niyo po sa kumbento, Nay, nakakahiya kasi ang dami nang inaalagaan doon. Anak, poprotektahan kita. Sige po, Nay. Kung ano naman pong gusto niyo, yun naman po susundin ko eh. Ay, malamang, kahit din sa akin gawin yung ginawa ninyo, nako, mag-warla talaga ako. Nagkaso, sir, ano ng plano mo? Hindi ko alam eh. Ayaw niya ako usapin. Ayaw niya makita. Pero, siyempre gusto kong magkaayos kami ni Lilian. Eh, sir, paano mo naman gagawin yun? Ang damat ko naman kung sarili ko lang yung iniisip ko. Sige, anak. Kung sa tingin mo, mas ligtas tayo dito, isasantabi ko na lang muna yung nakaraan namin ni Ruben. Pasensya na po, Nay. Anak, wala kang dapat ihingi ng pasensya. Nay, pag malakas ka na po at kaya mo na, saka tayo maghanap ng lilipatan natin. Alam mo, Whiskey, marami na nagbago. Hindi ko alam kung siya pa rin yung dating Lilian na kilala ko. Pero sir, kasi yung second chance, parang jackpot sa loto yan. Hindi lahat na pagbibigyan, kaya kapag nanalo ka, maswerte ka. Kaya sir, taya lang ng taya, andyan na si Madam Lilian, no? Tsaka-tsaka lang, sir. Tama ka, Whiskey. Ay, I know. Siguro may rason kung bakit nakita uli kami ni Lilian. Kaya hindi ko sasayangin itong pagkakataon na to. Mabuti pa ang mga bulaklak dito. Ang gaganda. Nakakaramdam din ba kayo? Kapag ba bumukha ang bulaklak, masaya kayo? Kapag ba nalanta ang dahon, nalulungkot kayo? Kapag ba pinuto lang tangkay, nasasaktan kayo? Kapag minawala sa isa sa mga kapatid nyo, pamilya nyo, umiiyak din ba kayo tulad ko? O nalalanta na lang din at nawawalan ng buhay? Sigurado ako, gutom na kayo. Naganda ako ng pagkain. Halika, dito tayo sa dining. Ah, hindi na. Gusto ko na lang sana magpahinga para magkalakas na ako at makahanap na kami ng bahay na lilipatan ni Mai. Lilian, hindi mo naman kailangan umalis eh. Kasyang-kasya tayo dito. Oo nga naman, madam. Malaki-laki ng bahay ni sir. Tapos, mag-isa lang siya dito. Siyempre, minsan kailangan niya ng kasama sa life companion. Joke lang, introvert si sir. Ba't niya mag-isa sa life? Kasi hindi rin talaga ako komportable dito. Ayoko kasi ng malaking bahay. Okay na ako sa maliit lang na kwarto. Basta kasama ko lang yung pamilya ko. Ay, parang may pinatatamaan. Ay, aray ko. Ako pala yung tinamaan. Aray ko. Whiskey, mabuti pa. Sama mo na lang kaya sila sa kwarto nila.
Oo nga. Sige, sir. Tara. Mapagpahinga na sila, ba? Tara po, madam. Dito po tayo sa taas. Sige, pahinga na kayo. Salamat po. Sige. Mahal ko, Jaime. Salamat. Salamat sa pagkakataon na ito na binigay mo sa akin para makasama ka. Para makita ko ang mga ngiti mo. Para mahalin ka. Salamat sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Kahit malayong malayo ko sa mga babaeng karapat-dapat para sa'yo. Lilian, bakit ba? Bakit ba ay mawala sa isip ko? Pasok na. Ayan, magkang feel at home, ha? Lilian na lang. Okay, go. Anyway, Lilian, kung anong man iniisip mo tungkol kay Sir, sandali ah. May, pwede bang iwan mo muna kami? Sandali talaga lang. Talaga po, Nay. Sandali lang. Whiskey, alam ko na lahat ng dapat kong malaman. Kilala ko si Ruben. Eh, madam, nagpapago po yung tao. Lalo na yung si Sir. Alam mo ba, madam, bilib nga ako dyan eh. Kasi sobrang pait, sobrang sipag, sobrang galante. Ang laki-laki ng puso, madam. Kasyang-kasya lahat, especially you. Whiskey, tama na. Totoo, pwede naman talaga magbago ang tao. Minsan, magbabago ang tao sa mahabang panahon. Minsan buwan. Alam ko na yun. Sabi ko nga sa'yo, di ba kilala ko si Ruben? Sorry kung feeling close ako, ha? Basta kung may kailangan ka lang, wag ka maya magsabi sa'kin, ha? Peace tayo. Salamat. Okay. Sige, madam, relax ka na lang dyan, ha? Sige. Pahinga ka. Totoo. Nagbago ka na, Ruben. Ang layo na nung narating mo. Ang yaman mo na. Natupad mo na ang mga pangarap mo. Sigurado ako, masayang-masaya ka na. Teka. Bakit ba kasi ganun yung reaction ko nung nakita ko si Ruben? Eh, wala naman akong pakialam sa kanya. Matagal na ako naka-move on. Wala na akong pakialam. Sa lahat ng nanakit sa akin, okay na ako. Tama na. Tama na, Lilian. Okay ka na. Matagal na. Okay na. Tama na.